Dito po sa Abucay. At ako nga po pala si Pastor Gabriel Bagtas na nagtuturo po para sa inyo. And we're so blessed dahil ang gawain ng Panginoon dito sa Abucay ay ngayon ay tuloy-tuloy na. At salamat sa Panginoon dahil napakatahimik na ng COVID. Amen. Amen. Na hindi na tayo nag-aalala. At we are praying na matigil lang nga po ito. Gayunpaman, kung ano at anong mangyari, hindi tayo natatakot because we believe that we have a powerful God. Amen. Na kaya tayong protektahan, na kung tayo ay magkaka-COVID man, ay meron tayong dakilang manggagamot. Okay? Na kahit na tayo magkasakit, is God is still in control. Amen? Na kaya tayong pagalingin, ingatan, at samahan ng Panginoon. And we're so blessed dahil nga po yung ating series ay natapos na last week sa turo po ni Pastora Grace, ano yung Titus. And we are now moving forward na halos hopefully yung buong Bible ay talagang lalakaran natin. Yung mga series na ito, yung journey ng mga mananampalataya noon, bakit sinulat ito, sino ang sumulat, sino ang sinulatan, ay unti-unti nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pagkaunawa at pagkaintindi. Amen. Na di tulad noon, yes, sa tagal natin mananampalataya, eh, hindi pa natin nababasa ang buong Biblia. Pero ngayon, sayo't gusto mo. Makakasama ka namin sa sharing ito na tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga detailed, mga pangyayari sa buong 66 books ng Biblia. At ngayon po, nandito po tayo sa Book of Philemon. Okay? So, yung Book of Philemon, ito po yung isa sa pinakamaiksing sulat ni Apostol Pablo. At ito po ay meron lamang po sa chapter. Kaya po yung first part, ako po yung magsasalita, and the next part, next week, ay si Pastor Rudol. Napakaikli, pero ito po ay malaman. Okay? Ito po ay sulat na mapapansin natin sa karamihan ng mga sulat ni Apostol Pablo ay sinusulatan niya yung mga pastor, yung mga leaders ng mga churches, katulad nga po ni Timothy, ni Titus, at the same time, yung mga lugar na kung saan naroon iba't ibang iglesia or mga mananampalataya ng Panginoon, katulad ng Roma, ng Corinto, right? Ng Colossus. So, dito naman po ay meron mo tayong bahagyang titingnan sa buhay ni Philemon kung ano ba yung pangyayari sa panahon nila. Ang akin pong, ay sorry. Bali, yung key reason kung bakit sinulat po ito ni Apostol Pablo is for Philemon na i-accept si Onesimus para sa pagkakasundo. Dahil ang panahon po na yon ay si Onesimus ay dating alipin ni Philemon. At pagkatapos, lumalis siya and then nagkakilala si Philemon and Paul. Pero hindi po yun ang message ko. Yun yung magiging message ni Pastor Rudol. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng general background. At ito po ay may connection doon po sa Book of Colossians. Dahil po si Philemon ay taga Colossus. Okay? Na noong binigay yung sulat na ito kasama si Onesimus para ipahayag, okay, the same time ibigay din yung sulat para kay Philemon. Okay? Para at least meron tayong pagkaunawa sa background. So, tingnan na po natin. Okay? Isa po sa well-known verse, itong Joshua 24:15. At marahil yung isa sa inyo o marami sa inyong tahanan ay nakalagay yung mga salitang ito. Ano po yun? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Na mula na tayo nakakilala, ito yung goal natin. Na tayo at ang ating buong pamilya o yung household, dahil nang pinag-usapan po natin o tinalakay po natin yung Timothy and Titus, di ba? Anong sabi ni Pablo, kila Timoteo, kila Titus, mula doon sa matatanda sa iglesia,
hanggang sa batang babae, 'di ba? Matandang babae, sa mga anak, sa magulang, kumbaga karamihan sa Epeso, sa mag-asawa, sa pamilya, hanggang sa alipin, ay pinag-uusapan ko yung household, yung pamilya. Na hindi lamang sila mananatili doon sa nakaraan nilang paniniwala, kundi nung sila nakakilala sa Panginoon, nais nila na yung kanilang buong pamilya ay makakilala at hindi lamang makakilala, kundi, ano daw po sabi niya dito? We will, sabi-sabay lang natin sabihin, serve the Lord. Amen. Na hindi lang mananatili yung kaligtasan sa atin, kundi po katulad ng isang wildfire, ito po ay kakalat mula sa ating asawa, sa ating anak, o sa ating magulang, sa ating mga kapatid, hanggang yung pamilya na ito ay magiging kasangkapan ng Lord para sa paglilingkod at sa pagbabahagi ng kanyang salita. Pero alam niyo po, ito po yung sinabi ni Joshua at ng mga mananampalataya. Pero si Philemon, nag-take po siya ng another higher step. Okay? Nag-level up po. Si Philemon, bakit? Tingnan po natin. Ang, sa umagang ito, ang ating tatalakayin ay tahanan ko, luklukan mo, hashtag house church. Tayo po tayo lahat. Pagbasahin ko yung Philemon verse 1, chapter 1 verse 1, and kayo po yung verse 2. Pakilakas ko, ano po. Philemon, o Philemon, chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo, isang bilanggo kay Cristo Jesus, at mula kay Timoteo, na ating kapatid, para kay Philemon, ang minamahal namin kang kamanggagawa, 2. Sumayin niyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi ako nagpapasalamat sa ating Diyos o sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin. 5. Idinadalangin kong ang pagbubuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa kabutiang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. 7. Sabay-sabay po tayo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Pagbalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Nagpapasalamat po kami ngayon dahil tunay nga po na dumadako ka sa mga anak mo na nauuhaw at nagnanasa, humahanap sa iyong presensya. Marami pong salamat dahil meron ganitong oras, panahon, lugar na kung saan kami ay nagkakatipon-tipon para higit kang maranasan o maranasan ang iyong presensya at the same time, yung presensya ng bawat kapatid daming naririto ngayon. Even doon sa mga nakikinig, nanonood ngayon, ay dalangin nga po namin na patuloy mong ipahayag ang iyong kalwalatian. Iparana sa kanila ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lalo na ngayon, nang iba pa rin ay dumadanas na matinding pagsubok sa buhay, ngayong merong mga alingaungaw, mga balita patungkol sa gera, mga pagtaas ng bilihin, Panginoon, ng gasolina, O Diyos, mga bird's flu, Panginoon. Lord, I pray that you will continue to minister in each one of us. Hayaan mo nga po maging kasangkapan ang mga salitang ito para patuloy na kami ay na-encourage, mapagpala, tumatag, lumakas. Father God, we ask for your Holy Spirit to continue to minister in our needs. Those listeners, Panginoon, na nakikinig ngayon, Panginoon, mapa-online, mapa-physical, Panginoon, na Lord, hindi po namin malilimitahan ang iyong kapangyarihan na kahit simpleng mensahe, kaya mong kumilos at maghari, Panginoon, at gumawa ng kakaibang bagay na hindi namin inaasahan, Panginoon. Hayaan mo nga po mag-manifest ka sa umagang ito. Hayaan mo nga po na malaya kang makagalaw, makakilos sa aming pagsasama-sama.
and let your name be glorified and magnified. Na kayo lamang, ang pangalan mo lamang ang maluluklok sa kataas-taasan. Ang pangalan mo lamang ang may tataas, makikilala ng marami, Panginoon. Hindi ang samahan, hindi kung anumang bagay, kundi ang pangalan ni Jesus na nagligtas para sa amin, nagpatawad ng aming mga kasalanan, at muling balik para kami ay kunin at salubungin, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, we are glorifying your name and praising your name sa kaligitnaan ito. Hayaan mong mahayag ang iyong layunin, ang iyong nais, Panginoon. We entrust to you everything, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo lamang ang pagsamba, sa iyo lamang ang pagdakila. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody says, amen, amen. Palakpakan nga po natin ang Lord habang tayo upo. So, magandang umaga sa inyo lahat. May mga bago bang mukha na ako nakikita? Sa likod, sino po yung nasa likod? Sino yung guwapo na yun? Ah, dati na ba siya? Welcome back, bro. Saka sila sis, ang dami po natin ngayon na naniniwala po tayo na yung presensya ng Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa. Kanina po, binanggit po natin si Joshua na nagnasa na maglingkod sa Diyos. So, balit, nais po natin to the next level na hindi lamang yung pamilya natin, kundi maging ang mga tahanan natin ay maging lugar na kung saan yung presensya ng Diyos ay kumikilos at gumagawa. Tahanan ko, luklukan mo, house church. Ano nga ba yung definition ng house church? House church is a house church or a home church is a level used to describe a group of Christians who regularly gather for worship in private homes. The group may be part of a larger Christian body, such as a parish, but some have been independent groups that see the house church as a primary form of Christian community. So sa Tagalog, ito daw po yung mga tahanan na kung saan ay nilelevel natin o pinapakita na nagsasama-sama ang mga Kristiyano regularly lagi. Merong halimbawa yun nga, tuwing linggo or tuwing yung iba, lalo na sa mga Middle East, ang ginagawa po nila ay Friday. Okay? The group maybe, ito po ay pwede daw bahagi ng isang mas malaki pang gawain. O yung Body of Christ. Or yung mga independent church na tinatawag na kung saan ito yung kanilang community. Amen. Ito po'y ayon sa Wikipedia. Sabalit, ayon kay Reverend Jerry Disman, na gusto ko yung kanyang definition ng house church. At sabi niya, is a gathering of believers. Hindi lang basta-basta kung sino-sino yung nagsasama-sama. Okay? Ang house church, ito daw po yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya ng Panginoon. I remember yung Acts chapter 2, noong yung 3,000, di ba? Ang sabi doon, who repented their sins and accept Jesus. Okay? Yung mga tumalikod sa kasalanan, yung mga humingi ng tawad, mga pinatawad ng Panginoon, yung mga believers na ito, hindi lang basta sila ususera at ususera, kundi ito daw po yung grupo ng mga sumasampalataya sa Diyos. Sino po ba yung sumasampalataya sa Panginoon sa ito? Pumalakpak sa Panginoon. Ayan. Sila, kayo. Ito daw po yung grupo ng mga mananampalataya na nakakumit. Para daw po, ano daw? To meet regularly for the purposes of growing spiritually. Hindi sila napunta doon para maguntahan, para lamang kung pag-usapan kung ano ng bagay, kundi sila ay nag-gathering, sila ay nag-commit para daw po lumago sa pananampalataya. Hindi po sapat na tayo ay makakilala lang sa Panginoon. Amen! Diba? Para bang naalala ko yung binhi, bagaman sabihin na natin, yung binhi na napunta doon sa Madawag. Diba? Na pagkatapos nilang mapunta sa Madawag, sabi daw, tumubo yung binhi. Right? Nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng mga dahon. Subalit, sabi daw, hindi daw nagkabunga. Bakit? Kasi nga, ininis ng mga damo. Mas nagpenetrate o mas nanaig yung mga nasa paligid niya kaysa doon sa kanyang pananampalataya. So, kailangan po natin mag-grow spiritually. Hindi po sapat
yung pananatili lang doon sa John 3:16. Amen. And then serving each other. Mamaya po i-detail po natin. Okay? To grow spiritually, serving each other and carrying out the Great Commission. Kaya kung maaaring isulat niyo po ito, take down notes, pakisulat po o pakipicturean na ito po yung house church na gusto po natin tingnan. Okay? Ngayon i-detail po natin. Tingnan po natin, sa Bible, marami po palang mga pangyayari na naitala patungkol sa mga house church. Actually, nung pinag-aaralan ko po ito, halos po pala from 33 AD to 150 AD, alam niyo kung kailan namatay si Jesus? 33 AD, di ba? O, nagsimula si Jesus mangaral. Tama? And then, pagkatapos nun, up to 150 AD, lahat po pala noong nangyayari noon ay puro house churches. Wala pa pong mga buildings. Pagkatapos lamang po ng 100 years o 120 years, doon lamang nagkaroon ng mga gusali para sa mga panambahan. Okay? So tingnan natin na ito palang mga ito, yung mga grupo ng mga mananampalataya ay nagdadako or nagga-gathering dito po sa mga churches or mga houses. Sino-sino po sila? Ito po yung mga main character. Una po si Lydia na sa kanilang tahanan ay ginamit ng Panginoon para magkaroon ng house church. Acts 16 verse 14 and then dagdag po tayo verse 14. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond Paul's message. Imagine, noon kasi, sabihin lang po natin, dahil nga si Jesus nung namatay, hindi natin masasabing walang sumasamba sa Panginoon eh. Diba? Yung mga Jews, and then yung mga pananampalataya nila naroon. Subalit, diba? Nagkaroon lamang ng yung kapangyarihan ng kamatayan, paglilinis, paghuhugas, na ginawa ng Panginoon matapos siyang namatay sa krus at nabuhay na magmuli. Tandaan niyo po yan, diba? Pero hindi nangangahulugan lahat ng namatay na hindi ligtas. Diba? So, noong panahon na yon, may mga tao na nananampalataya sa Diyos. Mga worshiper ng Diyos. Sabalit, hindi pa nila naririnig na yung kaligtasan tungo or pamamagitan ni Yesu Cristo. Para tayo, diba? Actually, 90s nga, or 2000, year 1990s, dumating yung Kristyanismo dito sa Pilipinas, 1900, parang ganun. Or sa Amerika muna pala. And then sa Pilipinas is late 70s na tayo, 60s, 70s. Kaya nandun po tayo sa kinikilala po natin ng Diyos, pero hindi yung mas tunay na pagkakilala dahil kulang nga po. Nandun pa rin tayo sa Old Testament. Amen. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Nung siya ay nag-response sa mensahe ni Paul. Ano po yung mensahe ni Paul? Yung 1 Corinthians 15. Okay, the gospel. Ano po yung gospel? Jesus, di ba? Napunta rito sa lupa upang iyalay ang kanyang sarili, namatay, di ba? Nilinis tayo at muling nabuhay. Ito po yung gospel. Amen. By the grace of Jesus, by the grace of God, binigay niya, inalay niya si Jesus. And then after that, tingnan niyo po yung difference. From verse 14, lundag po tayo sa verse 40, ano ang nangyari? After Paul and Silas came out from the prison, dahil nga po nagkaroon na ng kaguluhan doon at sila'y na kulong, at pagkatapos nung nakalaya na siya, ano nangyari? They went to Lydia's house where, ano daw po? They met with the brothers and sisters and encouraged them and then they left. Ano napansin niyo? Ano po yung napansin niya? Na yung kanyang pananampalataya sa Panginoon nagbunga. At hindi lamang yan, kung hindi yung kanyang mismong tahanan ay ginawa gathering. Tama? Yung kanyang tahanan ay ginawang lugar na kung saan nagsasama-sama na naandoon yung presensya ng Diyos. Imagine, tingnan niyo po ito. Doon nga po sa history, merong 300 years ng silence ng Panginoon. Na walang himala, walang pagkilos sa Diyos.
At pagkatapos dumating si Jesus, doon na muli nagkaroon ng himala ang mga Hudyo. At pagkatapos nung siya'y namatay at muling nabuhay, unti-unti, naranasan nila yung malapitang pagkilos ng Diyos. Tandaan nyo, ito ang kasi ang kaibahan. Diba, noong namatay at muling nabuhay si Jesus, sabi doon, yung templo nahapak. Yung lugar na kung saan yung dakong banal at kabanal-banalan, kapag pumasok ka doon, ano mangyayari sa'yo? Kung makasalanan ka, mamamatay ka. So, ngayong nagkaroon na ng redemption, transformation na tinatawag, justification na ginawa ni Jesus, every one of us can enter to the presence of God. At ngayon, hinahanap nila ito. No longer doon na sa templo, kundi even doon sa kanilang mga tahanan. Na sa tuwing merong nag-gathering, hindi na ito yung kakaibang tahimik ang Diyos. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yung excitement nila? Parang addiction. Diba, once na nung natikman mo yung isang bagay na naging addict ka. Ito, may marami. Addict sa ano, telenovela ng mga Korean, di ba? Once na napadod mo yung isang, gusto mo nang tapusin. Hello? Tama? O, doon sa mga biases, hindi ko po kayo tinuturo ang gawin. Ano? Pero pinapakita ko sa inyo yung experience and desire ng mga tao nung una nilang naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ba ito? Tama? Kaya nga, di ba, sabi doon sa Revelation, remember your first love. Kasi yung first love na yun, ito yung nagpabaloy sa marami. Diba? Yung first love na yun, ito yung nagpapago ng kanilang perspective sa pagkakilala sa Panginoon. Grabe, iba ito. Iba tong karanasan na ito. Iba yung damdamin mo nung una kang tumanggap sa Panginoon. Amen. Iba yung karanasan mo nung una ka, yung talagang seryosohan, nung una kang tumanggap sa Panginoon, iba yon. Hello? Na talagang hahanapin mo, nabasa ko ng buong Biblia eh. Na unti-unti ko yun, yung para bang ganun, yung sasabihin na yun, na hindi lang natapos doon, kung hindi ang sabi rito, in-encourage, napunta pa doon sa iba. Hindi lamang yan. Si Priscilla Takila, lagi po natin na ririnig yung mga pangalan na ito, na sabi doon sa Romans 16, verse 3 to 5, greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risk their lives for me. Not only I, but all the churches for the Gentiles, or of the Gentiles, are grateful for them. Kita niya, si Priscilla Takila, naging kasama niya ito doon sa Book of Acts na tent maker. Right? Yung history. And then, naging kamagagawa nila ito doon sa Corinto. At hindi nagtapos sa Corinto. Bakit? Kasi every time na nag-mission si Paul, lagi mababanggit si Priscilla at Aquila. Nakakasama sila sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi natapos doon. Sabi doon, ano, sa verse 5, sama-sama natin basahin. Greet also the church that met at their house. Greet my dear friends, Epenetus. So, ibig sabihin, hindi natapos sa paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa tao, kundi, ano sabi doon? Maging yung kanilang tahanan ay may mga Kristiyano, may mga church. Ano sabi? What is church? It's a group of believers who called out once mula sa karamihan, from darkness to light. Yung pinag-aaralan po natin, hindi po ito yung building na tinatawag. Dahil nga po yung panahon nila, wala na pong building. They are, sabi doon, gathering at the temple's court. Hindi po sa loob ng templo, kundi sa temple's court. Yung mga Jews. At yung mga synagogue, ano po yung synagogue? Noong Old Testament, nung sila kinaptured sa Babylon at ng ibang bansa, sila po ay nagtayo ng mga sinagoga na kung saan doon sila nag-gathering. At the same time, ngayon, sa panahon ng New Testament, ito po yung way dahil marami pong naghahanap sa Diyos. Amen. Pero hindi pa nila naririnig yung kaligtasan mula kay Kristo Jesus. Tama? Ang kanilang alam na pagkakilala sa Panginoon is yung Old Testament way, yung Torah. Na hindi masama kasi ito yung paghahanda ng Diyos eh. Amen. Hindi po masama yun. Hindi masama ang law. Kasi because of the law, we find out that we are sinners. Hindi natin hahanapin si Jesus
kung wala yung law, kasi sasabihin natin, mabuti naman tao ako eh. Di ba? Kaya ito yung maririnig nyo sa panahon ngayon, eh wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako nananakit ng tao kasi wala sa kanila yung law. Hindi nila alam na because of that, we can see ourselves na hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya ngayon, ang goal nila Paul, nila Silas, nila Priscilla, puntahan yung mga nagnanais, makapaglingkod, sumunod, may takot sa Diyos. At ito yun, unti-unti, pinapakita nila na itong Old Testament na ito, nandito yung katuparan. Ano po yung katuparan? Si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Na maging tayo sa panahon ngayon, diba? Hindi lang tayo nakatingin doon sa nakaraan, kundi tinitingnan natin yung ginawa ni Jesus. Kaya nga po nagkaroon ng desire na, Lord, gusto ko ulit para nasa yung una kong karanasan. Paano ito mangyayari? Diba? So sabi noon, si Pablo, si Priscilla, si Aquila ay patuloy na nagiging kasangkapan para sa mga churches na po na ito, house churches. And then sinimpa sa Colossians chapter 4. Naalala niyo, sabi ko sa inyo, na si Philemon ay taga Colossae. Kaya nung binigay yung sulat ni Pablo para sa church ng Colossas, the same time, inaabot din. At personally, si Onesimus yung mag-aabot nito kay Philemon. Okay? Meron din nagsasabi na ito din ay babasahin sa kapulungan. Okay, sabi doon, give my greetings to the brothers and sisters out Laodicea and to Nympha at the church of in her house. Marami pa po sa book of Romans and Hebrew, Romans, ang daming mga tao doon na isa-isa, hindi na po natin iisa-isahin. Okay, patunay lamang po na yung New Testament church was established through, saan daw po? House church. Mga lugar, naalala ko yung Acts chapter 2, sabi doon, ano daw, yung upper room, naalala niyo, na sila'y nag-gathering sa upper room, walang church eh. Nung pinaghintay sila, yung 120 disciples, including Mary, yung mga babae, napansin niyo yun? Hindi po yung church, tahanan po yung malaki. Nasa upper room. Na doon sila nagkasama-sama at kumilos sa Panginoon. So balikan po natin, si Philemon and Apphia. So si Apphia, kinukonsider ng mga commentaries doon sa pag-greet ni Paul sa book of Philemon na asawa ni Philemon. Bibihira yung mga babae, napansin niyo yun? Kapag nag-greet sila, yung kundi lang si Priscilla, kasama kasi asawa niya si Aquila at mga main leaders ng church. At imagine, ano yung importance nito, bakit natin ito pinag-uusapan? Madalas kasi iisip natin yung malakihan, okay? Na may kumikilos ang presensya ng Diyos kapag mega church ka na o kapag malaki-malaki na yung iglesia mo. Right? Yung para bang kapag kayo maliit, kapag kayo ay kakaunti, parang wala doon ang pagkilos ng Diyos. Well, that's wrong. Amen. Kasi hindi doon nagsimula ang unang iglesia, ang mga iglesia na. Nagsimula ang unang iglesia mula doon sa kakakuret, doon sa 120 disciples, amen, sa Acts chapter 1, and then nagkaroon ng boom. Nagkaroon ng spread of the gospel. Nagkaroon ng malawakang pagkilos hanggang sa nagkaroon ng pagbibigay ng pahintulot yung mga tao na mayroong malalaki o may mga willing, hindi lang dahil sa laki, ano, kundi willing ipaggamit ang kanilang tahanan para gawing pagtitipon ng gawain ng Panginoon. Amen. Kaya nga po sabi dito, also to Apphia and our sister and to Archippus, our fellow soldier, and to the church that met in your home. Balik natin, tahanan ko, luklukan mo, house church. Dito po, may hamon. Okay?
na kailan natin gagawin next level. Kasi madalas, ang challenge niyan, naalala ko nun si Papa, habang ginagawa ko itong sermon na ito, naalala ko si Papa na noong nagpapasimula yung gawain dito sa Abucay, ay halos lahat, nagsimula sa bahay namin, yung mga gawain, pagkatapos in-offer niya yung kubo doon sa Sunshine, ay Sunshine, sa Mangwan Subdivision. Kubong maliit, talagang kapag inuulan, merong tulo, ganun yung mga karanasan. And then, nandun yung heart niya na ipagamit. Kahit nga po yung bahay nila Tita Beth dito sa kapitbahay natin, naging church din po yan, naging house church natin, upang pagdaluyan or gamitin para sa mga mananampalataya dito sa Abucay. Na yung kanyang pananampalataya ay hindi lamang para sa kanya, yung kanyang paglago ay gusto niya na marami din ang lumago sa Panginoon. Na yung hamon sa atin is, are we willing to let the Lord use our homes? Diba? Our, hindi palakihan ng bahay. Kasi ang usapin dito ay yung puso mo na handa na ipagamit para sa Panginoon. Hindi lang din yung bahay. Kasi once na ginamit niya ng Panginoon, ang gusto niya yung household eh. Amen. Kasi ang ano niyan, yung improvement niyan, hindi lamang sa ibang tao, kundi sa atin. Kami ng mga anak niya. Diba? Nung una, pinagtatawanan pa nga namin yung mga nagagawaan sa bahay namin. Kasi maliliit pa lang kami nun eh. 12 years old, 11 years old. Diba? Nag-o-observe ka. Uy, nagkakantahan sila. Uy, kumakanta sila na. Ang sasaya nila. Tapos nag-iyak. Uy, nag-iyakan sila. Parang mga baliw. Diba? Hindi niya nasabi, pero sa isipan niya ito. Pero ito mga born again na ito. Ito mga mananapalataya na ito. Parang mga baliw. Diba? Ang saya-saya nung una. Tapos, pag nag-worship na, bakit nag-iyakan ito mga ito? Kasi wala pa nga doon yung karanasan. Amen? Mga observer lang tayo naman. And we do believe na yung family natin, once na naandoon yung presensya ng Diyos, hindi nila maaaring hindi maranasan kahit nag-o-observe lang sila. Amen? Diba? Na darating yung time, sila rin magkakaroon ng consciousness na bakit sila ganun? Bakit nila ito nagagawa? Bakit sila willing mag-spend ng time? Kasi ahanapan natin mo yung presensya ng Diyos. Amen. Hahanapan natin mo kung paano mo naranasan yung pagkilos niya noon, kung gusto mong maranasan ulit yung pagkilos niya ngayon. Amen. So tingnan po natin, ano-ano ba yung mga bahagi o ginagawa ng mga house churches? Okay? Things that the house church is doing. Number one is prayer. Ang Acts chapter 2 verse 42, sabi doon, they devoted themselves to apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Marami ngayon na nagko-compare about mega church or churches to house church. Merong mga advantage and disadvantage. Lalo na, sa tingin ko, dahil nga ito yung Old Testament, New Testament practice, malaking tulong ito para lalo natin maunawaan, oo nga, ito na yung nawawala sa mga churches ngayon o kahit yung mga home churches ngayon. Ano yon? Yung intimate prayer. Bakit? Kasi nga, tingnan nyo, kanina, nagtanong tayo sa opening prayer. Gusto natin, kahit na ito ay may church building tayo, kahit hindi ito literally na house church, gusto natin na mula sa maliit o mula dito sa kakunti natin bilang na ito, masanay tayo na to voice out. Diba? Na hindi tayo maiiyak na, Lord, ito, pangangailangan ko to, kailangan saman niyo sa panalangin. Kasi darating ang time na kapag malaki na po tayo, hindi na natin ito magagawa. Diba? Magkaroon lang tayo ng 200 members, 300 members, may pagpipray mo ba isa-isa yan? Hindi na natin masasabi, sino po may prayer request dito? Eh baka alas 11 na ng tanghali, nagsasabi po tayo ng prayer request. Nakakuha niya? Samantalayin po natin, hanggat may ganito. At doon sa mga house church o sa mga cell group po natin. Actually, kapag pinag-usapan pa nga po natin ng cell group, hindi pa rin daw po ito ang cell group. Kasi,
ang laki ng ngayon nagkaroon lang ng word na cell group. Pero may binabanggit na ang cell group is just yung pinaka ano lang, pwedeng mawala, pwedeng hindi. Nakukuha niya? Na okay, lipat-lipat. Napansin niyo yan? Okay, sa susunod na cell group, kila Sister Sheena tayo. Sa susunod, kila nanay kung sino man, di ba? Walang regular. Tama, regular yung meeting ng bawat isa, pero yung place, hindi. Nakukuha niyo? Pero dito, sinabi dito, nandun yung intimate. Bakit? Kasi nga, doon natin na isasabi kung ano yung pangangailangan natin. Doon natin nagiging part tayong lahat. Nakukuha niyo? Na kapag pinag-usapan na yung prayer, hindi yung sila lang, yung mga tumatayo lang dito yung nagpipray, kundi maging tayong nasa baba o tayong nakikinig ay nagpapanalanginan sa isa't isa. Tama, no? Diba? Kasi dito hindi maririnig, hindi nyo mag-voice out lahat ng mga details na iyong pangangailangan. At dito, naniniwala tayo na sa pamagitan ng prayer, naniniwala ka na kaya kang pakinggan ng Diyos. Amen? Hindi lamang yung mga tumatayo, kundi ikaw mismo na kahit bago kang mananampalataya, kaya kang pakinggan ng Diyos dahil walang sinisino ang Panginoon. Amen? Yun, pinapalakpakan yun. Diba? Imagine nyo ito, naalala ko noon eh. Na tuwing prayer meeting, tuwing gawain, pag tinoka ka, naalala nyo yun yung kampa. Pero kapag malaki ang church, itotoka ka ba? Hello? Hindi! Kailangan mong dumaan sa process, tama naman eh. Pero dahil nga doon sa mga home church na tinatawag, doon ka i-develop ng Panginoon. Doon ka sasanayan ng Diyos para makipag-usap sa Kanya at para maniwala na ang Diyos kayang kumilos at tumugon maging sa iyo. Hello? Diba? Yung faith mo, doon nagkakaroon ng paglago sa simpleng panalangin lang. Amen? Na kahit sabihin na natin, okay, hindi mahaba, hindi may mga punto, hindi may mga ganun eh. Panginoon! Meron pang parang may tono. Oko niya. Sa atin walang ganun eh. Hindi kasi personal eh. Diba? Kung paano ka nakikipag-usap sa tao, at least may reverence. Hindi naman yung kabastusan, kundi may paggalang, pagkilala sa Panginoon. Pero ganun kalapit, gustong ipakita sa atin ng Diyos. Katulad ni David, sa kanyang mga panalangin, Lord! Napapagod ako, Lord! Yung mga kaaway ko, para saan mo? Ganun. Alam mo talaga, inutusan niyo talaga ang Lord. Hindi, sinasabi niya lang yung kanyang puso. Hello? Diba? Gusto ng Diyos na masanay tayo na doon sa mga house churches na ating kinabibilangan, na yung panalangin natin, hindi yung tinatawag natin, anong term nila doon, yung masyado ng churchy. Diba? Na akala mo na naman, okay, may special talaga ang Lord. Na pag ako ano nalangin, parang pag-iisipan pa ng Lord kung papakinggan niya yung panalangin ko. No. Lahat po tayo. Amen. Baguhan ka man, datihan ka man, nais pakinggan ng Diyos ang panalangin. Nais pahalagahan ng Diyos yung pagbibigay mo ng kaunting dasal. Doon naman tayo nagsisimula eh. Diba? Nung bata ba tayo, nakapagsimula na ba tayong makapagsalita ng dire-diretso? No. Paunti-unti. Hanggang sa ngayon, ang dal-dal mo na. Diba? Nung maliit tayo, pinipili tayo. Oh, matuto ka magsalita ngayon. Tumahimik ka. Ang dal-dal-dal-dal. Nung maliit, in-encourage. Sige, magsalita ka. Diba? So ngayon, ganun din. Na yung pakikipag-usap natin sa Panginoon, nagkakaroon na kasi tayo ng confidence. Diba? Lalo natin napapatunayan, uy, nung pinag-pray ko yung patungko sa sakit, gumaling. Diba? O nung pinag-pray ko yung need namin, o nung need ng kapatid namin, pinurovide ng Lord. Aba, sa susunod niya, magpipray pa nga ako lalo. Nakukuha niya? Na hindi lamang itong general, nakatulad ngayon, ginagawa po natin.
Sa house church, nagkakaroon ng mga kaintimang pananalangin mula sa iyong kapatid, sa iyong sa sarili, at sa iyong pamilya. Amen. Pangalawa po dito ay yung fellowship. Sabi daw, they devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship and to breaking of bread. Hindi lamang yung panalangin, kung hindi yung pakikipag-daupa pala. Hindi. Fellowship, yung koinimiya na tinatawag, na isa ito sa mga nawawala sa mga mananampalataya. Madalas, lalo na, sabi ko nga sa inyo, habang lumalaki ang church, nagiging hi, hello. Tama? Na yung mga personal natin, yung mga sitwasyon natin, hindi na natin makuwang ipahayag or ikamusta. Nakukuha niyo? Diba? Na once na naging 200, 300 na tayo, mga kapatid, baka minsan nyo lang ako makikita. Diba? Mga piling tao. Hindi naman. Hindi, sa ayon gusto ko, gusto nyo, ganun din kayo eh. Diba? May mga specific na tao lamang na maaari nyong makausap. Bakit? Kasi nga, yung 7 days is not enough to meet everyone. Paano na yung libo-libo? Hello? Kaya nga po nagkakaroon ng pangangailangan ngayon ng mga iglesia o house church para sa ganitong sitwasyon. Amen? Bakit? Kasi nga doon sa fellowship, doon natin naiyayag yung sitwasyon natin. Diba? Kanina, kukwentuhan lang kami ni Sister Christy. Pero ang dami nangyayari, diba? Na ang laking tulong dahil lang doon sa counting oras na yon na one-on-one o yung tatlo, apat, lima, anim. Diba? Ang laking bagay nun na ngayon, sa ngayon, is limited yung oras natin, hindi ko kayo makakausap. O hindi kayo makakausap ng mga leaders nyo. Unless na lamang, yun nga, nakakaroon tayo na meron tayong mga house churches. May fellowship na ito ay hindi lamang para sa atin, tandaan niyo po yan, hindi lamang ito para sa atin, kundi maging fellowship natin sa Lord. Nakukuha niya? Kaya, they devoted themselves to apostles' teaching and fellowship. Yung fellowship, yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, pakikipag-diin natin sa Diyos, nandoon lalo pa nating napagtitibay. Yun nga po yung unang karanasan na hindi lamang, oy, tagal naman ito. Diba? Kung hindi yung talagang, para bang yung loved ones mo na nasa ibang bansa tapos biglang dumating. Diba? Para bang ayaw mong ubusin o ayaw mong sayangin yung mga oras. Gusto mong patigilin yung oras para, ano, mas matagal kayong magkasama. Tama? Mas matagal kayong makipagkwentuhan o maaranasan muli yung kanyang ginagawa sa'yo o ikaw naman ginagawa mo sa kanya. Tama? So the same thing with this, na yung house church, dapat nandoon yung fellowship natin sa isa't isa, yung pananabig, uy, makikita ko muli si Brad o si Sis. At the same time, mararanasan ko muli yung presensya ng Diyos. Amen. Na mararanasan ko ulit kung paano siya gumawa noon na ang Diyos hindi siya patay, na ang Diyos kaya niyang tumugon, na ang Diyos kaya niya akong tulungan, na kaya niya akong palakasin, kaya niyang i-restore kung ano yung aking pangangailangan. Amen. Nagaganap po ito sa house church. Amen. Pangatlo, sabi doon, is teaching and discipleship. Sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching. Sa mga tinuturo ng mga apostol, hindi lamang nila pastor, kundi ng mga apostol. Ano ba yun? Sa Acts of Matthew 28, verse 19 to 20, ang isa sa mga pinag-uutos ni Jesus ay to therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and sama-sama po natin masahin. Teaching them to obey everything that I have commanded you. Ulitin ko. And teaching them to obey everything that I commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Kung paano si Jesus sa kanyang huling buhay, huling panahon, inutusan niya yung mga disciples or apostles, okay? From disciples to apostles, na i-teach, ituro, sabihin yung mga dapat sabihin, sundin yung dapat sundin na mga pinag-uutos ni Pablo ba? Ni John ba? No.
Kundi yung apostles' teaching is all about Jesus. Amen. Kaya nga po, they devoted themselves to Jesus' teaching. Kung aayusin po natin or iterm po natin ng tamang term, kaya lang sinabing apostles' teaching kasi ang existing noon ay na, sino na? Yung mga apostles. Wala na si Jesus eh. Pero, it is equivalent to Jesus' teaching. Right? Tama ba? Nung doon sa malinaw dito sa Matthew 28, yung last chapter, bago umalis si Jesus, pinagtagubilinan ang mga apostol, ang mga disciples to go and make disciples. Kaya po dito sa number 3, yung mga house church, hindi lamang po sila nagtuturo. Amen. Kung hindi, ano tawag doon? Mga nagdidisipulo. Right? Na doon sa house church, nagkakaroon ng mas malapitan. Kasi nga po, more on personal po, kapag sinabi ng house church. Nadarating yung panahon, sabi nga po katulad ngayon, imagine itong pandemic, nagulantang ang mga mananampalataya. Imagine, ilang taon, literal. Buti na lang, meron na mga tayong internet. Pero kung wala ko tayong internet, nga ang mga mananampalataya. Hello? Diba? Walang communication, lalo na kung tayo, hindi pa tayo disiplinado sa ating devotional life, hindi tayo disiplinado na magkaroon ng ugnayan sa Lord. Ang daming humina ang pananampalataya ng mga baguhang mananampalataya. Sad to say, maging yung mga datiang mananampalataya na hindi inaalagaan yung kanilang spiritual growth na umaasa lamang doon sa iba. Tandaan niyo po, si Lydia, matapos makakilala yung kanyang tahanan, diba? In-offer niya para sa Panginoon. Bakit? Kasi doon napupush siya eh. Diba? Nag-grow siya. Mula nung pinagamit niya, hindi lang tahanan kasi kailangan niya pag-alok mo muna sarili mo eh. Kasi the more you let the Lord use you, doon ka inaayos ng Diyos. Doon ka, doon ka nag-grow sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Iba kasi, di ba? Sabihin na natin, tingnan niyo ha, magmula nung tayo naging leader sa church, iba yung responsibility, at the same time, iba din yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At ginagawa ng Diyos sa mga dinidisciple natin. Tama? Naranasan niya yan? Mga leaders? Diba? Doon tayo nagpa-mature din. Na hindi sukatan kung ano lang yung nalalaman mo, kundi daw ang kalalong natututo. Hindi sukatan kung ano yung tinapos mo, o yung ano yung meron ka. Amen? Kundi yung anong willing, ano yung nasa puso mo. Kasi sa totoo lang, kahit anong meron ka, kung yung puso mo ay mapagamit sa Panginoon, everything is useless. Amen? Diba? Eh, hindi sukatan kung ano, oy, dapat si brother ganito na lang yung magpapagamit ng kanilang tahanan kasi malaki. Nakuha niya? Hindi po. Kaya po doon sa teaching and discipleship, meron daw na nagsasabi, ang disadvantage daw po ng house church is nagiging focus na lang nila yung sarili-sarili nila. Kasi nga, uy, total, ano naman eh, close na tayo, total, mga magkakakilala na tayo. The moment na tayo lumalago, eh, manatili na lang tayong tayo-tayo. Pero wrong. Bakit? Kasi nga po, sa churches, na house church, yung teaching and discipleship, kailangan tinuturo. Amen? Na to go and make disciple. Ibig sabihin, ito yung mga tutulong sa atin para tayo ay hindi manatili na tayo lamang. Hello? Diba? Nandoon yung soul winning, nandoon na tayo nagde-develop ng mga leaders, mga co-leaders, diba? Ng mga Timoteo, ng mga Titus. Na true house church, sabi nga po dito, then, how then can they call on the one they have not believed in? And how they can believe the one who of whom they are not heard? Diba? So, paano sila maniniwala kung walang tinawag? Paano sila maniniwala kung wala silang napapakinggan? Paano sila makikinig kung walang nagtuturo o nangangaral?
15, paano sila mangangaral kung walang nagsugo sa kanila? Katulad na nasusulat, napakaganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. 16, sabi na, pero hindi lahat ng Israelita tumanggap ng mabuting balita. Katulad ng sinasabi ng Isaiah, Lord, who has believed your message? Sino yung maniniwala sa mensahe mo? Pero sabi doon, consequently, ang pananampalataya nagmumula saan? Sa pakikinig ng mensahe at ang mensahe na kanila napapakinggan sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Kristo. Diba? Na ito, balik na naman natin doon sa house church na hindi lang nananatili yung preaching kundi discipleship. Alright? Diba? Napansin nyo? Paano sila susugo kung walang nagsugo? Paano sila makikinig kung walang nagtuturo? Sabi mo, ako yun. Sabi mo, ako yun! Merong isang sinishare ang CCF na paano yung evangelism. Sabi niya, personal life story. Diba? Napaka-simple. Paano ka ba binago ng Diyos? Paano ka ba kinatagpo ng Diyos? Amen! Wala ka nang ibang sasauluin kasi story mo yun eh. Hello? Diba? Liba na lang. Wala talaga nagbabag niyo. Liba na. Totoo yun eh. Diba? Yung mga changes na nagbago sa buhay natin, hindi mo kailangan ng theology para mangyari yung mga bagay na yun. Mula doon sa simple, napaka, para bang si Andrew, diba sinabi, ni sinong alaga dyan, sinabi, Andrew, eto nakilala ko ang Panginoon, yung Messiah. Punta ka rito. Ganun lang. Dati hindi ako naniniwala, pero ngayon naniniwala ako. Mga simpleng, kasi buwat sa puso mo yun. Diba? Na itong mga leaders na ito na lang yung mga tao na gagamitin para lumago sila. Para pa madagdagan yung kaalaman at lumalim pa sa pananampalataya. Amen? So, sabi doon, ang pananampalataya ay buhat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos na mula saan? Sa salita ng Panginoong Jesus. Na dating, nung dumating ang mga apostol, ay tayo din ay naging bahagi noon. So, una, prayer, fellowship, teaching, and number 4, giving. All the believers were united and shared everything with one another. Hindi lamang po ito yung tithes and offering. Pag sinabing giving, ito yung sabihin na natin sharing. Sabihin nga po, sharing. Sharing. Ang mga Hudyo, lumaki po sila sa salita. Di ba? Sa kanila, yung tithes and offering, bahagi na. Wala nang ano yun. Wala nang usap-usapan yun. Hindi na nila binidibatihan yun. Pero, ito ho, is to the higher level ng pagbibigay. Ano sabi doon? Kaya nga, doon sa New Testament Church, yung tinatawag na sharing everything, ito ang matindi. Di ba? Kasi ang kanilang paniniwala, di ba? Na kung yung buhay mo ay pagmamayari na ng Diyos, everything that is yours is from the Lord. Hindi yung kay Pedro ay para kay Juan at yung kay Juan ay para kay Juan pa rin. Hindi po. Kung hindi, ang buhay ko nito, ang lakas ko nito, ang dulong ko nito ay galing sa Diyos. Kaya lahat ng sasa akin ay para sa Diyos. Bagamat dito, ito yung extreme. Dahil nga po, merong need na doon sa 3,000 believers na mula sa iba't ibang lugar na hindi taga Jerusalem ay naroon upang i-cater sila. Pero dito natin makikita na yung sharing or giving is out from the abundance of the heart and more than that we can expect. Diba? Ang sabi doon, all the believers were united and shared everything with one another. Imposible, kahit sa pamilya, tama po ba? Na dumadating, darating yung panahon na kailangan mo mag-chip in. Kailangan mo magbigay. Amen. For the needs of your brother or sister. Or for the needs of your family. And the same thing, dito po, wala akong nagturo.
Hindi po ito inobliga. Hello? Na, hoy, betag mo yung real yan. Oh, no. Hindi ganun eh. Sabi that all believers were united and shared one another, everything with one another. Kaya nga po yung kasalanan ni Ananias sa pira, na mahilig sa pira, na nung sinabi nilang binenta nila yung kanilang ari-arian, at ang lahat ng ito ay ibinibigay nila sa Lord, ano sabi doon? Ni-struck sila ng Panginoon, namatay. Grabe. Para ba sasabihin natin, ang isang bahay naman ng Diyos? Nagbigay na nga, pinarusahan kamo. Ang lesson po doon is, una, binigyan sila ng second chance. Diba? Pinatanong ulit ni Peter, sigurado ka ba ng lahat ng iyon napagbilan eh ito? Ano sagot niya? Opo. Pwede siyang magbago eh. May deceiving. Diba? Hindi inuto sa Bible na ibenta mo talaga yung lahat ng iyong ari-arian. No. If you are generous and you love God, gawin mo gusto mong gawin para sa ari-arian mo. Pero dahil nga po sa matindi nilang desire, pero meron pa rin palang mga tao. Nakuha nyo? Na sa kabila noon, meron pa rin para lamang yung kilalanin. Uy, tindi ni, ano? Ni Ananias, tsaka ni Sapphira, binenta yung ari-arian nila, lahat binigay sa Lord. Pero ang totoo pala, hindi lahat. Nakukuha niya, gustong ma-appreciate, gustong makilala sa ginawa nila para sa Panginoon. Pero hindi. Nakilala sila sa pagiging pandarayan. Pero dito, dahil nga po, you love the Lord, hindi usapin kung magkano. Amen. Because you love your brother, hindi usapin kung ano ang ibibigay mo. Kaya nga, maging tahanan nila ay willing sila na ipagamit sa Panginoon. Amen. Tahanan ko, luklukan mo. Number 5 is worship. Ang sabi ng verse 47, and they praising God, and they were praising God and enjoying the goodwill of all people. And every day the Lord was adding to their number those who were being saved. Worship. Noon, sa panahon nila, even today, I do believe na true worship, mararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. The true worship, hindi lamang yung praise and worship, but everything you do, sabi nga doon, is an act of worship to God. Amen. Pero doon din sa specific na praising and singing song to the Lord, is you can experience yung miracle ng Lord. Alam niyo ba yun? Na kahit doon pa lamang sa pagsamba sa Panginoon, yung mga unspoken prayer niyo, di ba? Dahil ang Lord kapag nakipag-connect sa'yo, alam niya yung puso mo, alam niya yung iniisip mo. Right? Alam niyo, ito yung panalangin ko ngayon, patuloy kong pinapanalangin yung signs and wonders. At hindi lamang yun. Kundi, yun nga, every time that we come together, mapa house church, mapa sa gawain na ito, mapa cell group, na sa pag-connect natin sa Panginoon, sa pag-encounter natin sa Panginoon, yung mas, hindi na ba yung katulad ng sasabihin natin na, oy, kailangan ko lang magpa-awit ng tatlong awit, kailangan ko lang sumamba sa Panginoon. Kundi, yung pag-worship natin sa Panginoon, yung sinasabi natin, yung buhay ang Diyos. Amen. Ang sabi nga po, darating ang panahon na, nung kausap niya yung Samaritana, sa John chapter 4, 24, ikaw, babae, sinasabi mo sa bundok ng inyong ninuno, sasambahin ng Panginoon. Kami mga Hudyo dito sa Jerusalem. Pero sabi doon, darating ang panahon. Hindi na dyan, hindi na doon, hindi na dito, kundi sasambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Na every time there will be a gathering, na every time we will worship the Lord, yung Diyos kumikilos. Kaya ang sabi doon, every day, the Lord was adding their number to those who were being saved. Kasi, nararamdaman, nararanasan kahit yung mga baguhan na dumadalo. Diba? Yung mga kamag-anak o mga bisita natin doon sa mga house church natin na mabubuksan, makikita nila, grabe! Una, pinagtatawanan tayo, pero bandang huli, sasabihin nila, grabe yung karanasan na ito. Hindi lang basta kilabod, kundi yung panalangin, simpleng panalangin na pinanalangin ko sa Lord, nangyari.
o kahit hindi nangyari, pero merong ibang kapayapaan ang binigay sa akin ng Panginoon ng araw na yun. Nakukuha niya? Kasi hindi lang yung yes, eh, di ba? Sinabi sa pinag-uusapan na natin yan. Pero natitiyak po tayo na every time that people are gathering on this name, para sa pangalan niya, kumikilos siya. Kaya nga po, tahanan ko, luklukan ko. Nice ng Panginoon na ibalik. Ang panambahan sa kanilang tahanan. Amen? Imagine, tingnan nyo ito. In reality, ilan tayong narito? At ilang tao yung naiiwan natin sa ating tahanan? Amen? Nakupapaano nais ng Diyos, hindi lamang ang Diyos kukilos, gagawa sa buhay natin, kung paano natin siya mararanasan ngayon. Kung hindi, nais ng Diyos na, as for me and my household, diba? Ako at ang aking nanay, tatay, lolo, lola, kapatid, mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Paano mangyayari? If we will let, diba, the Lord use our houses, our homes, our lives, tayo muna. Tayo yung templo ng Panginoon. Amen? Kasi yung iba, binibigay yung templo, pero yung sarili mo, ayaw ibigay. Hello? Ito ang kagandahan kay Philemon. Pero tingnan muna natin kay Colossus. Let the word of the Messiah inhabit you richly with wisdom, teaching, admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs, and singing to God with thankfulness in your hearts. Diba? Ang salita ni Kristo ay hayaan yung lupusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayo umawit ng mga salmo, mga himno, mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Imagine, dito po hindi lamang gratitude, thankfulness, pag-appreciate sa ginagawa ng Diyos. Kundi nakikita ng mga tao, grabe yung mga pananampalataya ng mga tao na yun. Diba? Hindi pa nangyayari, pinaniniwalaan ang mangyayari. Right? Hindi pa dumadating yung time na sila'y mawawalan or tinugon na ng Diyos, pero nagpapasalamat na sila sa Diyos na may tumugon ng Diyos. Nakita niya yan? Na bawat isa sa atin magiging iba yung perspective sa pamagitan ng pasasalamat, ng pagsamba, ng mga himno na ginagawa natin sa Panginoon. Kaya nga po, mapapansin niyo yan na gusto natin, hindi lamang tuwing Sunday tayo nakakaranas ng ganitong pagkilos ng Panginoon. Gusto natin, every cell groups, every house church na mabubuksan ngayon, is ganito yung karanasan. Amen. Kasi ang Diyos na nanarinito ay Diyos din ng mga tahanan natin. Amen. Yung Diyos na sinasamba natin ngayon is the same God na nagwo-work, na kumikilos, hindi dahil sa dami. Hello? Hindi sa galing ng kumakanta. Hello? Kundi sabi doon na may pasasalamat sa Diyos yung mga tao na handa na ilapit, ikilalanin yung magagawa ng Diyos. I-appreciate yung ginagawa ng Diyos at paniniwala na mayroong pang gagawin ng Panginoon. Amen? Grabe. Kung ito lahat tayo, ganun yung desire na Lord, gusto namin mag-worship kasi gusto muli namin maranasan ito. Hindi lamang kami, kundi marami pang tao yung makakaranas nito. O yung pamilya namin na dati kami lang, ngayon lahat sila. Kasi wala silang choice eh. Maririnig at maririnig yun. Kahit nagkukulong sila sa kwarto, hello? Diba? Maririnig ni nanay yun, maririnig ni tatay yun, maririnig ng asawa niya yun. At darating yung isang araw, ako pa paano ako kinatagpo ng Lord, paano kami, dahil si Papa makulit. Diba? Dahil yung magulang namin makulit, is gagamitin din tayo ng Panginoon. O gagamitin din sila ng Panginoon. O kakatagpuin din sila ng Panginoon. Sometimes it takes time. Pero naniniwala ako, wala pang kinilusan ng Diyos na hindi naapektuhan ng kanilang buong pamilya. Amen? Diba? Parasan po natin yan. Amen? Nanikaw ni, diba? Dati kayo lang, tapos bigla yung anak ninyo, yung anak ng anak. Mga apo nyo. Diba? Gusto natin na dumating yung time na ganito ang mangyari, hindi lamang sa atin, kundi sa bawat isa sa atin.
o sa mga nakikinig ngayon na hindi tayo papayag na sa atin lamang, tayo lamang yung merong kasiguraduhan ng kaligtasan mula sa Panginoon. Kundi lahat ng kumikilala. Lastly, sabi doon, the things that the house church is doing is to encourage one another. To encourage one another. Hebrew chapter 10, 23 to 25. Let us continue. Nalagyan ko ng kulay yan pa dahil paulit-ulit na sinasabi. Let us continue to hold firm to the hope that we confess without wavering. Ayan, naniniwala ko sa mga laging dumudoon sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga taong tumatatag. Why? Because they are continue holding firm sa mga pag-asa sa salita ng Diyos. Amen? Diba? Na kahit may bagyo, kahit may COVID, hindi tayo bibigay. Diba? Hindi tayo lalayo. Without wavering. Hindi ka mag-aalinlangan. Hindi yung urong-sulong. Pangawakan mo. For the one who made the promise is, sabay-sabay rin natin sabihin, faithful. Tayo, kamisan, hindi faithful. Pero ang Diyos, laging faithful. Laging tapat. Totoo siya. Hindi kanya, hindi siya nagsisinungaling at gagawin niya yung pangako niya sa iyo. Amen. And let us continue to consider how to motivate one another to love and good deeds. Sharing, giving, diba? Motivate, encourage. Magtulungan po tayo, mga kapatid. Amen. Magpalakasan po tayo. Sabi, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another even more as you see that the day of the Lord coming near. Hindi na kailangan sabihin. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Amen. Dahil tayo mismo na kikita, nararamdaman, nararanasan na natin na talagang malapit na dumating ang Panginoon. Amen. Tingnan nyo ha, ito lang. Ukraine. Tsaka ng ano yung kanyang asa? Russia. Naggera sila. Pero bakit tayo nadamay? Iniisip kasi natin, ito ang nagiging problema sa mga Kristiyano. Eh, bahala sila, hindi naman tayo apektado, no? Diba? Ilang linggo lang, pagkatapos, ano nangyari sa gasolina natin? Kaya yung ibang gasolina ang ginagawang pababa. Mas mahal pa sa pababa. Diba? Caltex, Petron. Yun na daw yung mga brand ng pabango ngayon. Bakit? Kasi, dahil sa gera? Hindi, no? Hindi. Kumbaga, yung wave o yung repulse, yung pagbibinato ka, biglang magkakaroon ng reaction. Diba? Napasin nyo yun? Hindi lang, pag tumaas ang gasolina, magre-reklamo yung mga driver. Pag tinaas ang gasolina, tataas yung bayad ng communication, ng transportation. Hindi naman papayag yung mga nagtitinda. Sweldo na lang ang hindi tumataas. Napansin nyo yan? Nakala natin, baliwala yung gera, pero hindi eh. Maraming mga naalarma ngayon paano tayo makapasumpay. Pero sa mga may Kristo, alam po natin, di ba? May kapayapaan tayo. Merong mga encouragement. Hindi natin kailangan mag-panic buy. Mag-alaga lang kayo ng maraming manok, rabbit. Di ba sinasaya, huwag, simula na kayo magtanim, yung mga ganun. Well, actually, kumakain tayo, nag-aaral po tayo. Iba yung handa. Pero, mas may gustong paghahanda ang ginagawaan ko. Sabi daw na, no? Encourage one another even more as you see that the day of the Lord coming here. Amen. Na baka hindi natin masabi, wala mong sasabi kasi ng panahon eh. Pero naniniwala tayo na malapit na. Amen. Na ngayon malapit na dumating ang Panginoon, let us encourage one another. Let keep encouraging one another. Sabi mo sa katabi mo, walang susuko. Walang bibitaw. Diba? Walang bibitaw. As a house church, as a church of the Lord, nakilala mo na ang Panginoon. Diba? Naglingkod ka na sa Panginoon. Dapat hindi ka bumitaba because ay lalo ka pa. Diba? Go to the next level.
Higitin mo pa ang iyong paniniwala, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Tahanan ko, luklukan mo, house groups. Diba? Gusto natin makita, sige. Kailangan kong patunayan sa Panginoon or i-commit sa Panginoon, i-devoted sa Lord, na hindi na ako papayag na ako lamang makakakilala sa Kanya, na ako lamang yung maglilingkod sa Kanya, papagamit ko yung tahanan ko. Pero hindi pa rin doon natatapos. Kasi nga po, balikan natin si Philemon. Ano? Si Philemon, ang sabi rito ni Pablo, because I heard about your love to all His holy people and your faith in the Lord Jesus. So sabi ni Pablo, kinakausap niya o sinulatan niya si Philemon para sabihin, narinig ko, nabalitaan ko. Ano? Si Marites, sinabi sa akin, okay? Na yung pananampalataya mo sa Diyos at, ano daw, pagmamahal mo sa mga hinirang ng Diyos o sa mga nanampalataya sa Diyos. I pray that your partnership with us in the faith may be effective and deepening your understanding to every good things we share for the Christ's sake. Diba? Sabi ni Pablo, dalangin ko na yung partnership natin, yung koininiya natin, yung ating pag-ikipag-isa sa Panginoon ay lalo pang magbigay sa iyo. Ano daw? Na pagkaunawa. And your love has given me great joy and encouragement. Imagine, si Philemon nagbigay encouragement doon sa isang manunulat ng libro, ng Biblia. Imagine, sasabihin natin, ang tindi pala naging impact. Akala ng iba, simple lang. Pero si Pablo, na isang prisoner, ay nagkaroon ng, encouragement at kagalakan sa ginagawang paglilingkod, sa ginagawang pagmamahal ni Philemon. Well, sa panahon ngayon, baka isipin nyo, baliwala itong pagpapagamit ko sa Panginoon. Baliwala, hindi man lang na-appreciate. Pero alam nyo, hindi yun eh. Malalaman at malalaman ng iba yan. Lalong higit alam ng Lord. Amen. Na yung mga sacrifices na ginagawa ninyo, na kailangan nyong iisang tabi, yung mga dapat nyong gawin at ibibigay nyo para sa Panginoon. Yung oras nyo, yung panahon ninyo, yung gasolina ninyo, o maglalakad kayo para lamang makapunta sa gawain ng Panginoon. Grabe. Nababalitaan po yan ng iba. At dahil dito nare-refresh, nai-encourage yung bawat isa. Amen. May gusto po akong pakita sa inyo bago tayo magtapos na kailangan natin ang prayer, fellowship, teaching, discipleship. Ito po yung bunga. Pakinggan niyo po ito. Mag-focus po tayo. There's China. Few places in the world. Naka-online. Sige po. Habang inahanda. So, kailangan daw po ng prayer, ng fellowship. Ito po yung bansang China. Ang sabi ng statistic, meron na daw 100 million and plus ang mga mananampalataya ngayon. Ang YouTube po na ito ay kinuha or ginanap 8 years ago, 2016. Kaya ibang-iba na po ito ngayon. Pero ngayon, tingnan niyo po yung 2016. There's China. Few places in the world are seeing the explosion of God's power like the underground church in China is experiencing. And in the last 60 years, China's communist government has done its best to wipe Christianity off the map. What you are about to see is some of the rarest footage on the planet. In this church, the people wake up at 4:30 to come together for 2 hours to pray and worship. They do this every day. This church meets in the only place they're safe, a cave.
This church meets on a farm, far away from prying eyes. Here's an example of an underground church outreach. The people sitting are Christians. The people who are standing are not. This particular preacher was once crippled, but was healed when someone prayed for her. She now preaches the good news of Jesus to anyone who will listen. In this particular meeting, over 1,000 people became Christians. Here, Christians cast out demons from an 18-year-old girl. She's now a preacher. In Shanghai alone, there are over 3,000 house churches, just like this one. One thing Dennis pointed out to me was that most of the underground churches in China are actually led by young people. These kids have all come out of the communist system, and they want nothing to do with it. They only want to spread the love of Jesus to everybody they meet. This is a music school. Well, that's the cover anyway. It's really a training school for students who want to be pastors. The government thinks they're simply learning to play instruments. One thing I quickly realized about the Chinese church is that it's a lot different from the American one. For one thing, they think a 4-hour sermon is short. In this church service, it's 120 degrees inside the building. The people meet for 12 hours straight. Dennis told me one story about a time he went to a very remote village in China to preach. He was led into a large room where the people were packed so closely together that he had his back to the wall and could reach out and touch the row in front of him. Everyone stood. There was no room to sit. He asked how long he should preach for, and they told him from 8:30 to 7 at night. Then they asked him, if it wasn't too much trouble, could you come back tomorrow and preach from 8:30 to 7 again? And then, very sheepishly, they asked again, if you'd be so kind, could you come back the day after that and preach from 8:30 to 7? He asked how often he should take breaks, and they told him not to stop. The people will wait. Then he asked them what he should preach on. Everything, they replied, from Genesis to Revelation. And then it dawned on him, these people had no Bibles. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Grabe ang nangyayari, ano po. Iniisip po natin na walang saysay, parang ang Diyos kumikilos lamang sa maramihan. Pero doon sa ating napanood, 8 years ago, ganito po yung nangyayari sa China. Walang sikat. Walang sinabing napabalita na may mega church sa China. Pero yun nga po, ayon sa research ngayon, dahil sila ay nasa underground or house churches, nasa 100 million and above na ang bilang ng mga mananampalataya ngayon. Yun, pinapalakpakan ng Lord noon. Why? Because there are people who are willing to use their houses. There are people who are willing to share their love. Diba? Yung pagmamahal nila sa Diyos, binabahagi nila sa mga tao na kailangan pa o para makakilala sa mga sa Panginoon. At dahil dito, nagkakaroon ng paglago. Hindi lamang sa kanilang pananampalataya, kundi maging sa bilang ng mga tao. Sabi nga, di ba, darating ang Panginoon kapag naibahagi na yung salita niya sa lahat ng dako. And we wonder, akala natin hindi nag-spread yung gospel, ang totoo nag-spread. Paminsan hindi lang tayo aware. Amen. At ngayon dapat maging bahagi tayo sa pagbabahagi, sa pagdi-disciple, sa pagpapagamit sa Panginoon. Amen! Tayo po tayo lahat, awitin po natin yung kaninang inawit na sa worship. At nais ng Panginoon na ito yung
danasin natin. Okay? Na sa oras na ito ay i-commit po natin yung ating mga sarili na deeper love sa Panginoon, deeper love sa pananampalataya sa Kanya at sa mga tao, and then our willingness na ibahagi, our willingness to be part of God's kingdom dito po sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating community. Amen. Na ito yung panawagan ng Diyos ngayon. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay kumikit. Be sensitive po sa nais gawin ng Panginoon. I know that the Lord wants to encounter each one of us. Gusto kang katagpuin ng Panginoon sa umagang ito. Ano man ang iyong kalalagayan, sino ka man, hayaan mo na nasain mo ang pag-ibig ng Diyos, ang yakap ng Panginoon, ang tulong ng Panginoon, ang karunungan ng Diyos na mag-umapaw. Huwag kang pumayag sa umagang ito na hindi mo siya maranasan. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Deklara po natin ito sa piling mo. Yes, totoo po yan. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon. Wala kang katulad. Hallelujah. Yes, Jesus. Wala kang katulad. Thirsty. Oh, come in the presence of the Lord. Oh, come in the Lord.
alalakad para ranasan, Panginoon, ang pagpapanibagong sigla. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. Offering our lives. We're committing our lives. Hallelujah. Nararanasan namin ang pagpapanibagong sigla. Nararanasan namin ang pag-asa. Oh God, thank you, Holy Spirit. Thank you for your mighty moving, Lord God. Hallelujah. Patuloy ka nga pong kumilos. Patuloy ka mag-usap. Even to our unspoken prayer, God, sa bawat isa na lumalapit sa iyo sa oras na ito, sa bawat isa na nakikipag-iig sa iyo sa oras na ito, Lord, dalangin mo namin na huwag mong ayaan na hindi nila maranasan ang iyong kapangyarihan, na hindi nila mararanasan ang iyong kalapitan, that you are the Lord who is the same yesterday, today, and forever, that you are willing to work, to move in our lives, Panginoon. Sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga negosyo, sa lahat ng aspekto ng aming buhay. Father God, hallelujah, thank you so much. You are challenging us ngayon. Hinahangon mo kami, Panginoon, that we will recommit ourselves, that we will surrender our heart, our love for you. Panginoon, eto po kami. Kapapaano sinasabi namin, as for me and my house, we will serve you. Help us. As pamagitan ng mensahe mo ngayon, kayo nga po'y personal na pagpag-ugnayan sa akin. Hindi dahil sinabi ni Pastor, kaya namin to gagawin. Hindi sinabi ng kung sino man, kundi dahil siya sinabi mo. Dahil inahamon mo kami, not only to let our homes, our houses, to be your place of worship, the place, a place of gathering where we can grow, and we can share, and be a part of Great Commission, but also, we are able, Lord God, na yung puso namin, na yung aming paglilingkod, ng aming mga buhay, Panginoon. Katulad ni Philemon, na sinasabi ni Apostol Pablo, na isa niyang kamanggagawa sa iyo. Na bawat isa sa amin, hindi lang basta mananampalataya, kundi kamanggagawa, co-builders, co-workers of yours. Na nais mo kaming magdisipulo, na nais mo marami pang mag kakilala sa iyo. Lord, narinig namin at napakinggan namin ang nangyayari sa China. Akala namin tahimik ka. Akala namin wala akong ginagawa. Pero dahil sa kadahilanan, kailangan nilang tumahimik, pero hindi sila talaga nananahimik publicly. But in their personal lives and testimonies, Lord, ang dami-dami na pala, milyon-milyon na palang kumikilala sa iyo. Sa lugar na kung saan akala namin wala, hindi, imposible. Sabalit meron palang libo-libo, milyong-milyong kumikilala na. Lord, the same thing dito sa amin. Help us na muling mabuksan, muling kilusin mo ang puso namin.
yung desire na ibahagi, yung desire na maging bahagi ng kingdom mo dito sa lupa. Lord, tulungan mo nga po kami. Take away all the doubts, all the fears, Lord. Hayaan mo yung pag-ibig namin sa iyo ang magtulak nito. Hayaan mo yung pag-ibig namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa mananampalataya magtulak para kami ay maglingkod, para kami magpagamit, Panginoon, sa mas malaki pa at sa mas mainang panggawain, Panginoon, na inilalagay mo sa amin. Lord, thank you so much. Kasi hindi ka magbibigay ng pasani o ng tawag sa amin na hindi mo kami ini-equip. Hindi mo kami tinawag para lamang ipahiya ang iyong pangalan. Kundi sasangkapanin mo kami. Gagamitin mo lang kami, Panginoon, bilang mga instrumento para maihayag, ipadama, ipakita, ipakilala ang iyong bugtong na anak na sa Jesus. Narito kami. Gamitin mo nga po para sa iyong palwalan mo. At tulungan mo ang bawat isa, kahit doon sa mga baguhan, Panginoon, na hindi mananatili doon sa ganung perspective. Bagkos dumating yung desire na, Lord, ito, sa buhay ko muna, nais ko ipagamit sa iyo. Yung oras ko, Lord, nais ko ibigay sa iyo. Yung talento ko, nais ko ipagamit sa iyo. Kung wala kang tahanan, hindi problema. Dahil ikaw ang tahanan ng Panginoon. Nais kang gamitin ng Diyos. Nais kang kasangkapanin ng Panginoon. Lalo na ngayong malapit na siyang damating. Thank you, Father, for your love, for your grace in our lives. Nag-umapaw ang biyaya mo sa amin. Wala kaming dapat katakot. Wala po kaming dapat ipangamba, Panginoon. Because you are faithful to your promise. And you are a great God that we serve. Patunayan mo po ito sa bawat araw ng aming paglalakad sa iyo. Maraming pong salamat. Thank you, Lord, for your answers. Thank you, Lord, sa mga gagawin mo sa mga darating na araw. We love you, God. We adore you. In Jesus' name we pray. Amen.